Pinasok ng 10 amarong lalaki ang bahay sa Dagupan City ng pamilya ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. May mga person of interest na raw ang pulisya ayon kay Guadis. At saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Habang wala sa bahay ng kanyang angkan sa Dagupan City, si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, pinasok ito ng 10 armadong lalaki nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, unang pumasok ang mga salarin sa katabing bahay ng pamilya. Itong bahay na ito ang naging entry point ng mga lalaking armado ng baril. Bali, binuksan nila itong pinto at sinira itong ang pintong gawa sa bakal. Pagkapasok po dyan kasi, bubunga na agad ang compound ng bahay na pagmamayari ng pamilya Guadis. Una raw dinatna ng mga salarin ang kasambahay ng mga Guadis at iginapos. Nilagyan ng tape yung kamay ng katulong at pinaupo sa isang sulok at nagbanta na huwag kang tatayo dyan hanggang 30 minutes. Sa kanila hinalughog ang buong bahay. Ayon sa pulisya, kinuha ng mga nanloob ang cellphone ng kasambahay. Sinira rin nila ang mga CCTV unit doon at tinangay ang hard drive. Wala na raw ibang tinangay. Basta ang sabi lang nung nagbantay sa akin, bago umalis yung dalawa, yan Teofilo na yan, marami yung ano. Yun lang, pero galit. Yung Teofilo na yan, marami yung ano. Wala naman siyang binanggit kung ano-ano, basta maraming ano. Patuloy ang investigasyon sa panloloob at kung ano ang motibo. Blanco rin maging si Guadis sa motibo sa krimen. Pero sa dami ng mga salarin at sasakyang sangkot, hindi lang daw ito simpleng pagnanakaw, kundi personal na galit. Dahil sa nangyari, lubha raw na bahala ang kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang 71 taong gulang na ina. Bilang chairman ng LTFRB, nakikipag-ugnayan na raw siya sa investigasyon ng mga otoridad. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.